Next is Tizer's disease. Again, mga karabiterinaryo, nasa bacterial part pa lamang po tayo. No? This is condition causes diarrhea pa rin. Dehydration, of course, depression. Hindi lang lamang pala yung pag-ibig ang nag-cause ng depression. Ha? Pati itong Tizer's disease sa ating mga rabbit, it can cause depression. Of course, kanina is Clostridium spiriform. Ito naman, specific strain to ay piliform. Which can be transmitted transmitted by a fecal-oral route. So dahil mahilig naman na kumain ng mga poop, yung ating mga rabbit, especially yung kanilang secotroph. No? So kaya nagkakaroon ng ganyang disease. Actually, napakarami sa sakit ng ating mga rabbits is intestinal problem. Karaniwan yan yung mga pumapatay sa ating mga rabbits. Bakit? That's because of their behavior na kumakain sila ng kanilang secotroph. Well, maganda yun. Dahil mas na-extract nila yung protein na kakailanganin nila, even yung vitamins na present doon sa secotroph ng ating mga rabbit. However, kapag merong stress factor na ongoing sa ating mga rabbits, they also ingest itong ating mga Clostridium species na ito. So, kaya kailangan meron tayong mga prevention. At yan ibibigay ko sa lahat ng mga umatid ngayong araw ng seminar ito. Pakibigay po mamaya doon sa ating moderator yung inyong mga email ad. Ibibigay ko po sa inyo per stage program para maiwasan natin yung mga ganitong klaseng sakit. So makikita niyo hindi ako nakakapag-post ng mga sakit ng ating mga rabbit. It's because nagagamit na natin itong program na ito. Very effective, mga karabiterinaryo. Talagang kaya ako nasasabi na kaya nating mapababa yung cost ng ating cost to produce sa ating rabbit. One, mapababa natin yung itong mortality nito. Kaya ini-emphasize ko, mga karabiterinaryo, itong mga enteritis ano na nagpo-focus ng death sa ating mga rabbits. Next, stress factor, overcrowding. Ano? Of course, it can cause stress. Environment, kapag ka naman nasabi natin overcrowded, masyadong mainit, masyadong malamig, it will all predispose to stress. Especially to predators. Yan, lalo na yung mga newbie natin na excited ano, na mailagay yung kanilang mga rabbit sa kulungan. However, hindi naman nila na-secure yung ibang mga animals doon sa surrounding na yan. So, nagkakos yan ng stress factor, even ng human. So, mapapansin ninyo pagka-uncommon yung mga tao sa rabbitan, eh talagang nanginginig-ginig pa yung ating mga rabbit. And that's part of it, the stress factor. And of course, yung poor sanitation. So, dapat magkakaroon tayo ng schedule talaga ng paglilinis. Kung ako, ang inire-recommend ko is once a week, ano? Pero okay na at least every 2 weeks or every month. Kamatagal na dapat yung ating every month, magkakaroon tayo ng cleaning sa ating mga rabitan. So ito yung mga clinical findings natin, even yung kanilang mga liver ay talagang may tama. Ano? At saka yung lining ng kanilang mga intestine ay talagang luminitis. That is because of the toxin na napuproduce sa tiyan ng ating mga rabbits. So treatment and control, ito po, kailangan natin magkaroon ng routinary cleaning. So dalawa po yan na akin nire-recommend. You can clean and use disinfectant kahit nandun yung inyong mga rabbits. Meron din tayong tinatawag na terminal disinfection na dapat wala yung ating mga rabbits. Especially pagka nabakante yung mga kulungan, dapat nililinis na po natin yan. Iwasan po natin na maglagay ng bagong rabbits na hindi pa nadidisinfect yung dating kulungan. Either hindi nagkaroon ng sakit yung dating nakakulong doon. Ah, yeah, marami akong makikita sa mga rabitan na naiikot natin, especially sa mga may problem, which is very common na dahil hindi naglilinis, nilalagyan na ng mga rabbits. Eh talaga po naman magkakaroon ng sakit yung mga rabbit kapag hindi nalinisan yung paglilipatan nilang mga kulungan. So sabi natin aggressive disinfection, meron tayong mga disinfectant na ginagamit, meron tayong pwede ang mga chloroform, pwede yung chlorine, at least 5% below.
Pwede yan na kahit merong mga rabbit. Maganda yung ipinakahid natin, ano? Siyempre, pati in-spray natin. Maganda yun kapag walang rabbit doon sa loob ng kulungan. Pero pagka meron, pwede naman nating linisan ng mga damp cloth. Tapos nandun yung ating mga disinfectant. So meron tayong mga disinfectant na ginagamit, kagaya ng Major T, pwede yan. Vircon X, pwede yan. Na kahit meron tayong mga alaga, ay hindi nagkakaroon ng negative effects sa kanila. So, probiotics. Dito sa toxin na ito ay hindi nakakatulong ang probiotics. Kaya yung iba kahit nagbibigay ng probiotics, namamatay pa rin. Well, dahil nga hindi lahat ay kayang i-arrest ng probiotics. Probiotics, they are known as the good bacteria. However, kapag masyado ng marami yung bad bacteria, eh baka kulang yung naibigay natin na probiotics. And of course, hindi lahat ng probiotic ay, specific probiotics, ano, ay nakakatulong. Merong probiotics na ginagamit natin para sa matanda at merong specific na ginagamit natin para sa matatanda na mga rabbits. And of course, meron din mga probiotics na you can use dual. Oh, yan. So, yan yung mga probiotics na naandyan din sa ating veterinarian. So, vitamin A, D, E, it can help, of course, to lessen the impact ng stress factor, especially yung ating vitamin C. Dapat nandyan yan, A, D, E, C. So, nakakatulong yung mga yan para dun sa ma-maintain yung normal pH. Yung vitamin C kasi, syempre, that is the ascorbic acid. When we say acid, ay nakakatulong para dun sa tamang pH nung intestine ng ating mga rabbit. So, they can help also to release yung stress factor. No? It can boost immune system para lessen yung mga stress factor na tumatama doon sa ating mga rabbit. Of course, you can treat them sa sulfakinoxaline, either injectable. Mas sulfakinoxaline are injectable and lasalucin are injectable also and meron niya mga preparation as powder. So, depende na lamang doon sa mga vet pharmaceuticals. Meron pa yan mga karamitin na.